In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the Lamb of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Deeply moved by the death of his friend Lazarus, Jesus performed his greatest sign. He raises Lazarus to life, proving that indeed Jesus is the resurrection and the life. And yet his gift of life costs our Lord his own life. But it is in dying, in his powerlessness, that Jesus accomplishes the greatest good, giving us eternal life. Brethren, let us acknowledge in sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to call sinners. Christe eleison. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. By your help, we beseech you, Lord our God, may we walk eagerly in the same charity with which, out of doubt, for the world, your Son handed himself over to death. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the world. Wala ka sa kabilad na. From the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, O my people, I will open your graves and have you rise from them, and bring you back to the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord, when I open your graves and have you rise from them, O my people. I will put my spirit in you, that you may live, and I will settle you upon your land. Thus you shall know that I am the Lord. I have promised, and I will do it, says the Lord. Thanks be to God. The word of the Lord. Lord,
Paul to the Romans. Brothers and sisters, those who are in the flesh cannot please God, but you are not in the flesh. On the contrary, you are in the Spirit, if only the Spirit of God dwells in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is alive because of righteousness. If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also. Through His Spirit dwelling in you, the word of the Lord. Thanks be to God. Glory to you, O Lord. The sisters of Lazarus went, sent word to Jesus, saying, Master, the one you love is ill. When Jesus heard this, he said, this illness is not to end in death, but it is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill, he remained for 2 days in the place where he was. Then after this, he said to his disciples, let us go back to Judea. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him. But Mary sat at the home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would have not died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise. Martha said, I know. He will rise in the resurrection of the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? He said to him, yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. He became perturbed and deeply troubled and said, where have you laid him? They said to him, sir, come and see. And Jesus wept. So the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would have not died? So Jesus perturbed again, come to the tomb. It was a cave, and alone
and a stone lay across it. Jesus said, take away the stone. Martha, the dead man's sister, said to him, Lord, by now there will be a stench. He has been dead for 4 days. Jesus said to her, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. And Jesus raised his eyes and said, Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me, but because of the crowd here, I have said this, that they may believe that you sent me. And when he had said this, he cried out in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, tied hand and foot, with buried bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, untie him and let him go. Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbuhay ni Jesus kay Lazarus. Hindi lang po ito yung binuhay ni Jesus sa banal na kasulatan. Pero makita ko natin na sa kanyang mga himala na ginawa ay very rare na si Jesus ay bumuhay ng patay. At nagkataon na itong si Lazaro na isa sa kanyang binuhay na matay ay isa sa kanyang mga kaibigan. At ang ebanghelyo natin ngayong kay San Juan ay nagkwekwento kung paano binuhay ni Jesus si Lazarus. Ang nakita po natin na kung saan ay nung nabalitaan ni Jesus na si Lazaro ay may sakit na, ano ba ginawa ni Jesus? Hindi kagal siya umuwi sa Judea. Siya muna ay natigil pa doon ng 2 pang araw bago siya umalis. Sabi nga, kuminsan may ibang nagsasabi na bakit hindi kagad umalis si Jesus? Siguro kung umalis si Jesus ay maaaring maratnan niya pa si Lazaro na buhay. Bahala kang kaya ini-stage ni Jesus ang pagbuhay niya kay Lazaro. Kasi bahagi yun ako sa makita po natin yung pag-travel ng mensahe noong panahon na Jesus, halos 2,000 taon na nakalilipas, ay hindi katulad ng pag-travel ngayon na news. Ngayon ay makita po natin, ano, ay text lang. Mararating natin yung mensahe. Segundo lang, no? Nung panahon ni Jesus ay yung news ay gawa, yung bilis nito ay parang kasi yung bilis lamang ng paglakad. So yun yung una, yun ang pamaraan na available
almost 2,000 years ago. Kaya, kung bumalik man si Jesus sa oras na yon, ay mararamdaman niya rin patay na si Lazarus. Kasi bakit? Apat na araw na siyang nasa loob ng libingan. Pero bahagi yun akong saan ay makita natin na nais na gamitin ito ng Jesus para iparating ang kanyang mensahe. Ano yung kanyang mensahe? Na siya ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kamatayan. Na siya ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kaligtasan. Kaya binuhay niya si Lazaro ay, well, hindi lamang siguro dahil may kapangyarihan siya, ngunit lalong-lalo na para may ihanda niya yung kalooban ng kanyang mga lagat at ng mga Hudyo na alin, kaya kong bumuhay ng patay. Kasi yung pong himala na kalimitan na nakikita natin ni alin, yung himala ng pagpapagaling ay marami nakagagawa ko noon. From sickness to health. Sabi nga namin, hindi mo kinakailangan na maging spiritual. Yung hindi po mga doktor ay may kakayanan na magpagaling sa mga ikaramdaman. Pero yung pong from death to life, medyo may kabigatan. Kaya po makita ko natin very seldom na makikita natin sa banal na kasulatan na binuhay ni Jesus ang mga patay. Kahit na sa mga santo at santa, nakita natin sa mga santo at santa gumagawa ng milagro, pero ay very rare na makita natin na ang isang santo ito o santa ay bumuhay ng patay. Kasi bahagi yun na kung saan ito ay kutusin ulit. Ito ay pagkilos na lamang ng Diyos. It is an act of God. Sa literatura po natin, sumagita po natin ang mga nakita natin na nagsasabing bumuhay sila ng mga patay. Ay sino? Si Frankenstein. Si Dr. Frankenstein. So, na pinangalanan niya rin Frankenstein. Kaya ano yun? Monster. Binuhay mula sa kamatayan. Alin pa? Yung kalimitang napapanood niya sa TV. Yung The Living Dead. Mga zombie. Para na rin patay. Para na rin salo. Ay, parang hindi buhay. Para na rin patay, nagdanakad lang. Kaya ang tao ay The Living Dead. So hindi nyo, basta-basta, ang bumuhay sa patay. Isang pagkilos na ito'y kapangyarihan na nanggaling sa kapangyarihan ng Diyos. An act of God. At ito po ay bahagi na kung saan ay pinagkaloob ng Diyos na gawin niya para buhayin si Lazaro. Kung may ita ko natin, binigyan natin ng drama. Kasi bakit apat na araw? Hindi lang po ito basta patay, katulad po ng patay na pinagaling ni Jesus sa isang binaga ng isang palo na taganaim na nakasalubong ni Jesus sa hanggangan ng naim. Ito ay apat na nasa loob ng kuweba na bumulok. So bakit para makita na hindi lang ito, ano, hindi lang ito hinimatay.
Hindi ito yung kumisa na kumabalitaan natin na after several hours or after several minutes ay na-revive, nagkaroon ulit ng buhay. Hindi, talaga hindi namatay sapagkat namumulat na, nangangamoy na. So, bahagi na kung saan ay langis ang bigyan ng Diyos, tayo, nahingit ang pag-asa na ito, may kapangyarihan si Jesus na magbigay ng buhay at may kapangyarihan siyang muling mabuhay doon po sa pagdating ng muling pagkabuhay. At gawa ko nito, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay bibigyan sa atin ay hindi sa daigdig na ito, ha? Bagat binuhay niya si Lazaro, may maliwanag unawa na makita natin ang not of this world. Ha? Kasi sabi na natin ang mundo ito ay alin. Temporary. Ha? May hangganan. Natutuyo. May expiration date. Nauubusan. Naagdas. Pero nais ng Diyos ay ibigay sa atin ng alin ang buhay na walang hanggan pagkatapos ng daigdig na ito. Saan? Doon sa buhay pagkatapos ng kamatayan. At hindi lamang po ito para sa ilan. Kasi baka kala ng iba ay ito'y para lamang sa mga elitista. Hindi. Ino-offer ko sa lahat. Sa sino man sa atin. Ngayon, kung sinong maliligtas o hindi, nasa atin na yun. Depende na sa ating pagtugot. Kaya yung hamon ay binibigay ng Diyos para sa lahat. Doon sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero yung hamon ay iniwanan ko sa inyo ay yung paninindigan. Paninindigan na rin ang naniniwala ba ako na talagang may muling pagkabuhay. Naniniwala ko talaga ako na muli akong bubuhayin ng Diyos. Katulad ng tanong ni Jesus kay Martha, naniniwala ka ba na kaya kong ibigay ito ngayon sa inyo? Sa paano pa man, hindi naman ako na makita natin na naniniwala tayo na bubuhayin tayo ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. Pero alin? Yung term na ginamit po ni Pope Francis ay alin? Na tayo sa mundong ginagalawa natin ay alin? Ay nawa ay maging maliwanag sa atin na mayroong muling pagkabuhay. Anong ibig sabihin nito? Sabi daw niya, magmukha tayong mga muling binuhay ng Diyos. Huwag daw tayong magmukhang mga patay. Huwag daw tayong magmukhang parang galing sa lamay. Kundi kaya huwag daw tayong magmukha na galing tayo sa funeral. Dapat daw ay makita natin na tayo'y magmukhang galing sa pagkabuhay na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. So, paano ang pamamaraan? Well, maging maliwanag unawa na kung saan ay makita natin na magkaroon tayo ng kalinangan, kaisipan na tayo ay ibinabangon ng Diyos, na tayo ay lumabas tayo sa kuweba ng kahirapan at ng pagdadalamhati. Ibig sabihin ay ipakita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito na tayo ay mga binuhay na muli ng Diyos. Sa wikang imbisilin, to become the children of the resurrected Christ. So, ibig sabihin ay sa paparang pamaran, hindi sa kahit na sa pang-araw-araw natin pagkilos. Lalo-lalo na sa hamon ay pinahayag ko natin na
Sa hamon po na naibigay po natin noong recollection at noong po po niyong maalala noong po tayo nagbisita ang iglesia, doon po sa mga t-shirt, nakalagay roon sa mga t-shirt pero lalong-lalo ngayong taon ng parokya din, na I am an agent of communion, participation, and mission. Ako'y ahente ng pagkakaisa, ng pakikilahok, at ng misyon. Ay lalong-lalo na po sa ating parokya. Tayo bagay masabi natin na tayo yung mga buhay sa ating pananampalataya. Hindi tayo natutulog sa ating pananampalataya. So kung saan ang bahagi ng pagkilos, medyo mayroong malawak, sabi na natin, communion, participation, and mission of the church. May pakita natin halos, kapag ginawa ko ito, Father, ito, ginagawa ko ito para rin na dahil dito ko pinapakita na si Kristo yung buhay. Naniniwala ako na muli akong bubuhayin ng ating Panginoon si Kristo sa muling pagkabuhay.